Main purpose po ng aming visit dito sa Kuwait is to promote po yung aming newly launched product, which is yung Go Bayani Savings Account. So ano po ba yung Go Bayani Savings Account? So ito po ay isang savings account na dedicated po or tailor-fitted po sa ating mga bagong bayani na katulad po ninyo dito sa Kuwait. So paano po ba ma-open itong... Paano po ba ma-open itong ating Go Bayani account? So, ma-open po ang ating Go Bayani account. Ma-open po ang ating Go Bayani account through downloading po yung ating tinatawag na Landbank Mobile Banking application. So, depende po sa kung anong type po ng cellphone ang gamit natin. Pag Android po, sa Play Store po natin siya pwedeng ma-download. Pag iPhone naman po sa App Store, pati naman po sa App Gallery. Po natin yung Landbank Mobile Banking App. Na po, pag na-download na po natin, i-open natin yung app, tapos i-click po natin yung I would like to open an account. At dun po, in less than 15 minutes po, ma-open po natin ang ating Go Bayani Savings Account. So ano lang po ba ang kailangan para po tayo ay makapag-open ng Go Bayani Savings Account? So kailangan lang po natin unang-una ng valid ID. So ano po ba ang mga valid ID na tinatanggap dun sa account opening through the Landbank MBA? So unang-una po, lahat naman po tayo siguro dito may passport. Po. Yan po ang pinaka po namin sinasuggest na dapat gamitin po ano po doon sa ating pag-open, dahil based on sa experience po namin, pag ang gamit po ay yung passport, madali po yung makapag-open at walang gaano ng error. Basta lamang po siguraduhin natin na yung ating passport o yung kopya natin ng passport ay malinaw po at maganda po yung pagkakapicture natin. Ano po? Aside from passport, pwede po tayo gumamit. At saka hindi po expired ha, kasi po may po sa atin expired po yung passport. Ayun po, pero bukod po sa passport, meron po tayo lima pa. Pwede po tayo gumamit ng UMID, SSS, driver's license, PRC. Then at saka po yung ating business ID. So kahit po ano doon sa anim na yun, ha, pwede pong gamitin. So, depende po kung ano pong available. Pero alam mo naman po sa ating po lahat po dito meron po tayo ng passport. Then, kagaya po ng pinagin po ni Sir Jaymar, kailangan po natin meron po tayong active email address. Tsaka po active mobile number. Tsaka po yung mobile phones po natin. Kasi, doon po mobile phone naman, dito? Pag-open ang account. We will just download yung pong Landbank Mobile Banking app. Then, once madownload po natin, kagaya po na sinabi ni Sir Jaymar, i-click lang po natin, open an account, then I would like to open an account, then yung, ang next po doon is yung pong pipili po natin yung Landbank Go Bayani account po. So ano po yung Go Bayani account? Ano po yung design? Ito po yung ginawa po talaga, bagong produkto ni Landbank para po sa ating mga OFW. Alam naman po natin kung tawagin po tayo bagong bayani. So kaya po ang name po ng ating product is Go Bayani. Para po hindi naman po habang panahon, tayo po mga OFW is OFW. Gusto po natin makaipon po tayo, makaipon naman po tayo, hindi na po lahat po padala. Kasi po, may mga pagkakataon po na ginagawa po natin, karamihan po, lahat padala, wala po tayo save. No? Hindi po tayo save, para po sabihin natin, minsan po, akalakit lang po natin kung mag-vacation po tayo, is yung 1 month na sweldo po natin. Ay, gusto po naman namin na mas ma-enjoy po natin yung ating vacation. Paano po ba yun? Di unti-unti po, part po ng ating po mga kinikita, is saving po. Diba? Dati po kasi ang ginagawa natin, sakita po natin, bawasan po natin yung gastos. Then, saka pa lang po tayo save. Why not baguhin po natin? Unahin po natin. Pagkasweldo natin, mag-alata po tayo ng saving. Yung pong savings po natin. Para in case, may mga plano po tayo magpatayo ng bahay, hindi ng kotse. Which, alam pa naman po dito po, nakikita ko po sa karoon na to. Bakang meron ako lahat. Sigurado po tayo mga kapag-ipon ng mga pula. Kasi kita kita po sa mga kutsura po natin. Maalis po tayo na. Diba? Kaya po yung gusto po namin na hindi habang panahon si All W. Kaya po pupunta kami na dito, muli, nagbabalik po kami sa iba't ibang bansa po para po
matulungan po yung ating mga OFW people. Yes po. So, dumako naman po tayo. Ano nga po ba ang mga benepisyo ng pag-open po ng GoBayani Savings Account? So, unang-una po, wala po tayong nire-require na initial deposit. So, yung mga ibang banko po nagre-require and ranging from 500 to 5,000 na initial deposit para magka-account po kayo. So, ngayon po, wala po tayong initial deposit na nire-require. Pangalawa po, wala po tayong nire-require na minimum maintaining balance. So, kahit 10 piso lang po yung laman po ng inyong account, pwedeng-pwede po yan at hindi po yan mag-charge. So, sinabi po natin kanina po na wala po kami nire-require na initial deposit. Hanggang November po, ang magandang balita po ni Land Bank, kami pa po ang magki-credit sa inyo ng 100 pesos as your cash incentive. So, hanggang November po yan. Kung makaka-open po kayo successfully ng GoBayani Savings Account, magki-credit po kami ng 100 pesos po sa inyong newly account, ay newly open savings account. So hanggang November po yan. So ayun po, hindi po kami magre-require, again, hindi po kami magre-require ng initial deposit sa inyo. Kami pa po ang magbibigay ng 100 peso cash incentive. So hinihingi po namin ang tulong po ninyong mga Philcom leaders at ang mga vloggers po dito sa Kuwait na tulungan niyo po kami na ipamalita po yung magandang balita po na dulot po ni Land Bank at ng GoBayani Savings Account. So, ayun po. So, ano pa rin po ang magagawa natin through our GoBayani Savings Account and through our Land Bank Mobile Banking App? So, pag meron na po tayong newly open na GoBayani Savings Account, ano po pwede natin gawin sa MBA? Unang-una po, pwede po tayong mag-transfer po na ng pera. As soon as ma-open na po yan, pag nakita nyo po, meron na po tayong account number at nakalagay na doon kung magkano. Kasi yung pong 100, i-credit po namin yan after 2 to 3 banking days. So, huwag po kayong magtatakang bakit pag-open yan, zero pa po yung kung ano yung balance. Abangan nyo po after 2 to 3 banking days, magkakaroon na po ng isang daan. Yun po yung para po sa mga successful account opening. Mm-hmm. Kasi meron po kasi mga mag-o-open, ang nakalagay pa lang po sa dulo, application apply, application receipt. So, ayun po, kailangan po ng intervention ng branch. Pero po, meron naman po yung direct straight po na mag-generate po ng account number. So, by that time na mag-generate ng account number na po, pwede na po tayo mag-deposit po. Doon po. Dito po sa mga kapartner po natin, remittance partner po dito sa Kuwait. Mm-hmm. Yes po. So yun nga po, pagka-open po natin ng ating account, we can do financial transactions already. Ano po ba yung mga financial transactions? Pwede po tayong mag-transfer from and to Land Bank and OF Bank accounts. Sinabi po namin kanina na si OF Bank po ay isang subsidiary ni Land Bank. So pag ang transfer po within Land Bank to Land Bank, o Land Bank to OF Bank, kahit ano po ang amount niyan, libre po. Pag naman po ang magta-transferan natin, pwede rin po tayo mag-transfer kung may account po kayo sa BDO, BPI, ayan po, pwedeng-pwede rin po. Kaya nga lang po, GCash, Maya, ayan po, and other digital banks po, pwede-pwede po tayo mag-transfer doon at pwede rin po natin transferan yung account natin gamit po yung account naman, galing po doon sa mga account na nabanggit. Ano po? Kaya nga lamang po, may bayad na po na 15 pesos pag ibang bank po. Yes po. Pero ang maganda po kay Land Bank, ano po, pag tayo po ay nag-transfer ng 1,000 and below sa ibang banko or sa ibang sa GCash or other digital wallets, kung ang amount po ng ating itatransfer ay 1,000 and below, nilibre na rin po ni Land Bank. So pag ang itatransferan po natin ay ibang banko, usually po may bayad po, di ba? Pag 1,000 and below po, si Land Bank po nilibre na rin po. So hanggang 3 times po yan. So kung nag-transfer ka kay GCash below 1,000, libre po. Nag-transfer uli kayo kay Maya below 1,000, libre po.
Tapos nag-transfer po, po kayo kay BDA, BDO, 1,000 and below, libre po. So nakatatlo po kayong libreng transfer sa cash. Wala asan po ano ha, 1,000 and below? So bukod po sa fund transfer, pwede rin po tayong magbayad ng bills. So marami po kami mga biller dito sa Landbank Mobile Banking app. Kunwari po ang aming Meralco, yung mga nawasan ninyo, iba't ibang klase ng mga nawasan. Pwede niyo po bayaran doon. So kung so kung wala po kayong mautusan sa Pilipinas na magbayad po ng inyong kunwari mga bill niyo po doon, papicturan niyo lang po yung billing or yung bill ito billing statement, pwede kayo na po ang magbayad dito, hindi nyo na po sila utusan. Masarap po dipid, kasi po, di ba kapag magpapulo po tayo, pamasahin na. Correct. Kahit po tayo na ito, kanyan po tayo. Oo, kuminsan po, hindi pa tayo nakakasigurado, nababayaran talaga yung utusan natin. So, ibulsa na. Baka ibulsa. Mas maganda po, papicturan na lang natin yung billing statement, tapos tayo na magbayad dito at gagamit po yung ating yun ang maganda. Bayani savings account. Okay. Magkatayo na po nung ka-manage ng po ating ipon, tayo na po nung ka-manage ng ating mga bills. O kahit na dito po tayo sa abroad. Ayun po, so marami pa pong benepisyo yung ating Bayani savings account po. Ano po? Ang ating mga non-financial transactions po, kahit ilang beses po kayo mag-check ng inyong balance, kung may inaasahan po kayong magpadala, libre lamang po yan. Doon naman po sa may mga current account o checking account, pwede na rin pong mag-request o mag-check requisition doon po sa ating non-bank entity. So, pwede rin po yun. Tapos po, andun na rin po yung ating bank statement doon sa ating Landbank Mobile Banking app. So pwede nyo pong makita doon yung mga movements po, yung mga binayad po ninyo sa nakaraang mga buwan. Ang I think hanggang 6 months po ang retention period po ng aming Landbank Mobile Banking app. So pwede nyo ma-view kung ano pong nangyari doon sa mga pera nyo, saan yung buwan na gastos. Aralan din po natin yung ating mga gastos. At ang maganda po sa Landbank Mobile Banking app, parami po itong security features. Ano po? Pag ang app po natin ay hindi nagamit with ng 30 minutes, automatic po niyang ilalog out. Meron din po tayong mga OTPs. So bago po tayo makapag-transact o financial transaction, magpapadala po yan ng OTP doon sa ating nominated na cellphone number para i-confirm po na kayo po talaga yung nagtatransact. So, ayun po, marami so, pong safe na yung ating Landbank Mobile Banking. Yes po. Tsaka po ano ha, since ano po ito online account, lagi lang po natin siguruhin na lagi po tayo mag-lock out. Kasi po, alam okay po na sa dahil po ng mga scammer ngayon, sa dahil po ng mga talino, kumbaga, lagi po na ano yan, nag-phishing po sila. So, lagi po natin ingatan yung ating mga account. Automatic, dapat pagka hindi natin ginagamit, inatay po natin. Kasi kahit ano pong ingat po namin sa banko, kung tayo po naman sa sarili po natin, hindi po tayo ingat. Prone po tayo sa mga scammer na yan. Speaking. Tapos, marami po nagtatanong, sir, iyan ba ay merong ATM card, yung Low Bayani Savings Account? Ito po ay merong ATM card. So, pag tayo po ay mag-open, meron po tayong inonominate na mother branch kung tawagin o main branch na tawagin. So, inominate nyo po yung pinakamalapit na land bank branch po sa inyo. Ang land bank po naman ay ang katangi-tanging banko sa Pilipinas na present po sa 82 provinces. Ano po? Meron po kaming 600 plus na branch and branch guide. So pwede nyo pong inominate yung pinakamalapit sa inyong branch. Tapos pag uwi po ninyo, dun nyo po i-claim yung inyong ATM card. So yun po madalas naming matanggap na tanong, ano po, kung meron daw po bang ATM. Yes po, meron po siyang ATM. Kung gusto nyo pong i-claim, pwede nyo pong i-claim sa pinakamalapit. Kung ayaw naman po nyo ng kahit na i-claim,
pwedeng-pwede rin po. Pagka-open nyo po, gaya po nang sabi natin kanina, pwede na natin siyang gamitin online at pwede na tayong gumawa ng mga financial transactions. As soon as ma-successful po yung account opening na to. Tsaka po, once po nakapag-open na po tayo, i-activate lang po natin yung OTP generator. Para po sa tuwing mag-anap po tayo, magkakaroon po tayo ng financial transaction, mag-transfer po tayo ng pera sa ibang banko, hindi na po natin kailangan humingi ng OTP. So, meron lang po doon, once nakapag-open po tayo, yung OTP generator. Kung ang ginagamit po natin na phone, ayun din po yung may number po ng OTP, pwede po natin i-on yung OTP generator. Para po hindi na-hassle kasi po, sabi ko nga po, yung ating Landbank Mobile Banking app ay safe. Every transaction po, pinagpapadala po tayo ng OTP. Pero kung ang cellphone po natin ay same din doon yung number na papapadalhan, hindi na po kayo kailangan mag-input po every time na may mong financial transaction. So, yun po yung OTP generator. Isa pa pong feature na gusto kong ibida is yung ating mobilak na tinatawag. Ano po? Pag meron po tayong card, kunwari, meron po tayong card, pwede po natin yung ilak. Kunwari po, nawala. Yung ating card, na-claim na natin kunwari doon sa ating ninominate na main branch. Tapos yung pan natin, dinepositohan natin ng 5,000. Eh bigla pong nawala yung ating card. So kung ayaw po natin siyang magamit ng iba, may feature po doon sa ating mobile banking app. Ilalock po natin yung ATM card para wala pong makagamit. No need to call na ano. Tapos kunwari, na-misplace nyo pala, hindi po pala nanakaw, ano po, i-unlock lang po uli natin. Yun. So, ganun po, meron po tayo unlock na aking po ng ATM cards. So, yun po. At another one po, pwede po tayong mag-account ng cardless withdrawal po through our mobile banking app. Ako po kuminsan, kasi na, kuminsan nakakatamad hanapin yung cards, ano po, kunwari, kuminsan pa naiwan mo sa bahay, nakabasa pa na sa office. Ayun po, pwede po tayong mag-withdraw pa rin sa ating ATM. So yung ating Landbank Mobile Banking app, mag-generate lang po yan ng PIN. Yun pong itatype natin sa ATM. Kahit wala po kayong card, basta meron po kayo yung ating mobile banking app, makaka-withdraw po tayo sa ATM. So yun po ang kagandahan at mga benefisyo po ng ating Landbank Mobile Banking. Tsaka po yung ATM card po natin pwede magamit po dito. Pati doon ang price na limited po dito. Kasi alam po natin, dahil po ay alam natin pa ng savings, baka daw natin gagamitin po dito. Pero yun po naman hindi po natin iwasan. Pero hanggat maaari po, sana gamitin na po natin sa savings po at pag po dito natin. Yes po. Kasi pwede po itong mag-withdraw sa international. At saka po, yung charges po pa nag-withdraw tayo dito at so, sa ibang abroad, ano, gamit yung ating card, napakalaki po. Mga nag-range po siya usually mga 200 to 250. So mas maganda po, gaya ni sabi ni Sir John, gamitin lang po natin online yung ating mga ATM or yung mga ating ATM pag-uwi po ng Pilipinas, doon lang po tayo mag-withdraw para maiwasan po natin yung malalaking service charges pag tayo ay nag-withdraw. Sir, may tanong ako. Sorry, sige po. Ako lang. Kasi pinanbank ako galing Pinas, tapos naka-install siya sa cellphone ko.